Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Junie. Straight po ako Kuya E pero nahilig akong makinig sa inyo. Sa pamamagitan ng channel nyo, marami akong mga naging insights pagdating sa pag-iisip ng mga gays or bisexuals. Kuya E, one day sa buhay ko, hindi ko alam na papatol ako sa mga bakla na nag-aalok ng pera. Isang araw, na broke ako. Kailangan ko ng kahit anong konting halaga para mapunan ang paghihirap ko. May matindi akong problema noon, hindi lang sa pananalapi kundi sa emosyon. Isang araw ng pagtambay ko sa isang parke, malapit sa amin na hindi ko akalaing may baklang lalapit sa akin at mag-aalok ng ayuda. Kuya E, hindi ko alam na kapag pala nasa grabe yung emosyon mo at problema, talagang mapapatulala ka. At marami mang tambay sa parke, halos hindi mo sila mapapansin. Parang ikaw lang ang tao. Aaminin ko Kuya E, nalulong ako sa maliit na sugal noon. Masasabi kong maliit na sugal kasi small time lang naman dahil 16 years old lang ako noon. Nagkayayaan kami sa peryahan ng tropa ko hanggang sa tila ba na-addict ako. Binalik-balikan ko yung mga color game. Ang maliit na pera na iipon ay napupunta lahat doon. Kuya E, kaya naman nung nasa parke ako, natulala ako kasi yung 1 week kong baon sa eskwela ay nagastos ko. Alam kong gulpi, sarado na naman ako Kuya E. Tipong problemadong problemado. May isang lalaki na biglang nagsalita. Iho, bakit ka naman nag-iisa? Nang lingunin ko, nakita ko ang lalaki na nasa edad 30 plus siguro. Itago natin siya sa pangalang Percy. Sabi ko, ha? Masungit kong sagot. Sabi ko, bakit ka nag-iisa? Mabait naman ang pananalita ni Percy kaya umayos ako ng sagot. Wala po. Pera ba ang kailangan mo? Sabi niya. Sabi ko, oo. Kailangan ko 1,000. That time, malaki na ang halagang yun. Kaya sinabi ko yun para matahimik siya. Pero sumagot si Percy. Sige ba, saan ba? Sabi ko, anong saan ba? Dito. Saan pwede? Doon ko napagtanto Kuya Ina, bakla pala si Percy. Kasi kumagat, labi ito, sabay tingin doon sa bahagi ng shorts ko. Nag-isip ako, may mga tropa kasi ako Kuya Ina may karanasan na sa bakla dahil binabayaran daw sila. Pero sa murang halaga lang, itong 1,000, malaki na ito para sa akin. Dahil sa kagustuhan kong mapunan ang pangangailangan, Kuya E, nakuha ako ni Percy sa may CR ng parke na hindi naman masyadong pinapasok dahil sa baho. Doon, tinyaga ni Percy. Tumayo lang naman ako at siyang trumabaho. Kitang-kita ko kay Percy na batikan sa paglantak ito. Matagal, nag-standing ovation Kuya E ang paps ko pero tila ba nagising talaga sa kanyang paglantak. Nang malapit na ako, sinabi ko kay Percy, pero hindi naman niya binitawan. Nilunok niya, sinaid. Medyo nandiri ako kasi iniisip ko ano kayang lasa noon. So sa madaling salita, naresolba ang problema ko Kuya E. May naging pasobra pa ako. Sabi sa akin ni Percy, alamin ko daw o sumama ako sa bahay niya. Nag-iisa lang daw siya sa kanila para anytime na gusto kong pera ay puntahan siya. Simula noon Kuya E, nawalan akong problema sa pera. Kung ang mga tropa ko nagpapalantak sa murang halaga, ako eh hindi. Mabait naman si Percy, basta lang uupo o hihiga lang ako, ganun lang ang trip niya. Bahala na siya Kuya E. Sa ngalan ng pera, naging bayaran talaga ako. Hindi ako kinukulang sa budget. Pero ang hindi maganda, Kuya E, sa batang edad ay marami akong natutunang mga sugal.
Dahil nga sa may pera lagi, halos lagi akong lumalapit kay Percy na halos tuwang-tuwa naman siya. Sa nakikita ko kay Percy, ligayang-ligaya siya sa aking paps habang ginagawa niyang paglantak, pati ang inilalabas nito. Masasabi ko Kuya E na marami talagang nagkaka-interes sa akin. Matangkad kasi ako at moreno. Sabi nga nila may itsura din. Pero kapag sa ibang bakla, nagkaalaman ng presyo, hindi ako pumapayag. Ang barat kasi. Meaning Kuya E, si Percy lang naman na nakaka-exclusive lantak sa akin. Galante rin naman kasi si Percy. Hindi lang pera ang binibigay kundi mga damit, gamit, feeling niya ay jowa niya ako na sinasakyan ko na lang. Love ang tawag niya sa akin pero pamangkin daw niya ako ang pakilala kapag nasa labas kami. Yes Kuya E, tagong-tago kasi si Percy. Kinalaunan, pinakilala ko si Percy sa tropa ko. Hindi na lang ako ang nilalantakan niya, pero welcome naman kaming lahat sa bahay niya. Yun ang puntahan ng tropang kailangan ng pera dahil sa luwag ni Percy sa pera. Hindi tulad ng iba, maaga namang naputol ang pagkakalulungko sa, sabi ko nga, small time na sugal. Pero tuloy pa rin ang pagpapalantak para may pandate sa aking girlfriend. Walang alam ang girlfriend ko na galing kay Percy at dahil sa pagpapalantak kaya lagi akong may pera. Kuya E, nagpatuloy ang pagpapalantak ko hanggang sa kolehiyo. Third year college na ako nang magtigil dahil sa dabuntis naman ng girlfriend ko. Tuloy pa rin akong paglapit kay Percy pero nagtatrabaho na ako noon sa car shop ng aking tito. Maraming nasabi sa akin sina Papa at Mama dahil nga sa hindi ako nakapagtapos. Matagal kaming hindi nagkaayos magkausap pero nang pinanganak naman ang bunso ko ay sila ang tuwang-tuwa. Iba nga talaga siguro ang pakiramdam ng pagiging mga lolo at lola. Nang makaluwag-luwag naman kami, nagpatuloy din ako ng pag-aaral ko at nakagraduate na may tulong pa rin ni Percy na ako daw ang itinuturing na paborito kasi hindi rin naman ako nakakalimot. Sa simpleng pagbati sa birthday niya o Pasko o bagong taon, Kuya E, kahit ngayon na matagal nang nasa ibang bansa si Percy, may ugnayan kami. Minsan nga may papackage pa siya sa amin pati sa mga bata. Sa ngayon Kuya E ay tatlo na po ang anak ko. Isa sa una at dalawa sa pangalawa. Salamat Kuya E, sana po maibahagi nyo rin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Junie. Ayun. Well, bago lang uli, no? Bibihira kasi yung mga sumusulat dito na nagsasabing straight sila. So, yun nga. Ano, napatunayan naman natin na nagawa mo lang yun dahil sa, ayun, sa naging addiction mo o small addiction nga sa, ano, no? Sa sugal, no? Mabuti naman, maaga mong naputol yung ganung bahagi ng buhay mo at, mukhang naging maayos na rin naman ang buhay mo at nakakatuwa dahil itong si Percy na dati lang na nagbibigay sa iyo ng pera ay kumbaga ay naging mabuti talaga yung pagsasama o pakikitungo mo sa kanya dahil syempre hindi naman siya magpapadala ng package sa iyo o sa pamilya mo kung hindi ka naging mabuting tao o mabuting nakisama sa kanya. Muli, Junie, maraming salamat sa letter mo at pasensya na dahil na alam ko matagal-tagal na tong letter bago lang uli ako nakapagbasa muli. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.